Sa unang balita, sa inisyatibo ng Adventist Communicators Team ng Central Luzon Conference at sa pakikipagtulungan ng Adventist Development and Relief Agency o ADRA Philippines, isang taos-pusong tulong ang naibigay sa mga kapatid nating naging biktima ng lindol sa Davao, Kidapawan at North Cotabato. Ang ulat ay hatid ni Ina Sintos. Dahil sa nangyaring kalamidad sa Mindanao, itong mga nakarang araw, daan-daang katao ang nawala ng mga tirahan, ari-arian at mga mahal sa buhay. Marami ang naantig sa sitwasyong sinapit ng mga kababayan natin, kaya na may iba't ibang grupo ang nagpaabot ng tulong sa mga naging biktima ng lindol sa Mindanao. Isa na rito ang ADRA Philippines o Adventist Development and Relief Agency. Batid ng ating mga kapatiran sa Luzon ang sitwasyon sa Mindanao, kaya ang Adventist Communication Team ng Central Luzon Conference sa pangunguna ni Brother A. Sintos ay nagkaisang nananawagan sa kani-kanilang mga lokal na iglesia upang makiramay at magabot ng halaga na mapadala bilang tulong finansyal sa ating mga kapatiran na naapektuhan ng lindol sa Davao, Kidapawan at North Cotabato areas. Ang halagang nalikom at malilikom pa ay ipapadala sa Southern Mindanao Mission sa katauhan ni Mambing Nazareth na isa ding Hope Channel volunteer sa General Santos City at siyang naglibot sa mga apektadong lugar upang maglingkod sa kapwa. Ang Adventist Communication Team ng Central Luzon Conference ay taos-pusong nananawagan sa kung sino man ang gustong tumulong ay maaaring makipag-ugnayan sa inyong local church communication leaders o di kaya'y sa Adventist Communication Team ng CLC, President Brother A. Sintos sa numerong ito 0906-0920-246. Nagpapasalamat din ang grupo sa mga iglesyang tumugon gaya ng Providence SDA Church, Marikina, Manila Adventist College Church at North Nueva Ecija District ng SDA Church. Idalangin natin ang ating mga kababayan at mga kapatid sa pananampalataya sa mga lugar na naapektuhan na sila'y pagtibayan ng Diyos sa anumang mga pagsubok sa buhay at ito'y kanilang mapagtagumpayan. Whoever is kind to the poor, lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ito si Ina Sintos, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News Live.